Hello, hello, and welcome again to Eastgate Real Talk. This is your weekly tune-in vlogcast by Dappe Network. We keep it fun, easy, and have real conversation with friends. You may watch our entry or episode on our YouTube channel, Dappe Network Studios, and you may also listen to our unedited and unfiltered conversations on our Spotify, Dappe Network. Tonight, itong taon to ay laging tumatambay sa Eastgate, kaya akin siya inimbitahan dito sa aking vlogcast. Happily married, fitness junkie, investor, vlogger pa. How does he manage all this? Seems just like getting him better. Please welcome, Lawrence. Yes! Hello guys! Lawrence! How are you? Nakakabala mo. Hey! Okay lang, okay lang. First time mo dito ha? Grabe, nakakaba pala dito sa nag-guest niyo ako. Nakakatuwa nandito ka. I know. Alam mo ba, lagi nandito to dati, super tambayan talaga to. Oo. Gabi-gabi tayong nagiinom nun eh. Oo nga. Diba? So, Lawrence, how are you? It's been so long. Okay naman, Pops. Ganun pa rin. Nakita ko ah, puro vlogging na. I know. Wala eh. Dati kasi, pangarap ko talaga mag-vlog dati. Oo. Kaso, nangihina yung loob ko dahil like, di ba, meron akong pagkabulol na magsalita. So, parang tinutukso ako ng mga tao na, hey, bulol naman yan eh, di ba? Bakit? Ba't yung magbablog, di ba? So, ang naisip ko, bakit ako magpapa-apek sa kanila? Di ba? Kumbaga, buhay ko naman to, pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin sa buhay. That's so true! So, guys, kung nai-hate niyo ako, diyan na lang ngayon, stay! Ano din na may mag-hate kay Lawrence kasi, yeah, I don't think so. A part of this, alam mo, Art, a part of this project that I did, sabi ko, ang one of my, nagbigay sa akin ng alignment, hey, you know what, pasukin mo rin tong route na to. Yeah. Because nakita ko yung mga videos ni Lawrence. Ay, no. Nagulat nga ako. Tapang! Nandun! Wala eh. Lakas ng loob, wow! Palakasin mo lang talaga yung loob mo. Talagang, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Balik tayo ulit, before ng vlogging, balik tayo ulit, like, kasi we want to know our guests personally. Ano ba si Lawrence? Sino ba si Lawrence? Ano ba mga hobbies niya besides the whole vlogging, everything? Ako, simpleng tao lang. May simpleng pangarap. Lahat naman siguro tayo gusto nating umaman, di ba? So, wala. Ngayon, kaya medyo naging busy sa trabaho dahil kailangan ko mag-ipon para sa future. Dahil sabi ko sa buhay ko, hindi magtatagal na lagi ako magtatrabaho sa isang kumpanya. Gusto ko rin maging isang like may sariling kumpanya. Oh. May sariling pag-aari na hindi mo kailangan naghihirap ka para payamanin yung ibang tao. So hopefully sana ma-inspire mo. Maging matupad yung pangarap ko. Ay. Oo naman. Right now pa lang sinasabi na we're claiming it, matutupad niya pa. Yeah. Ano lang, tiwala lang. Well, so they call you Bae. Why it started calling you Bae? Hindi ko rin alam eh. Lawrence Bae. Wala, siguro dahil, wala. Pogi. Hindi ba pogi? Hindi naman pogi. Siguro, kabiruan lang, ganyan. Parang short name. Hindi ko na, lahat naman. Kahit naman yung tinatawag ko ng Bae, ha? How old are you? 29. Magiging 30 na ako in June. Ka na? Grabe. Ang bilit, di ba? So, itong transition from 20s to 30s, ano yung mga nakita mong difference from, like, ngayon? Kasi yung 20s, of course, party. Yeah. Malaki yung pagkakaiba dahil yung, nung nasa 20s pa ako, ang ginagawa ko lang, puro inom, walang paki sa buhay, magsaya, ganyan, tambay dito, punta ng club. Pero nung na-realize ko na, shit, habang tumatanda ako, wala pa akong nagagawa sa sarili ko. Wala pa akong napapatunayan sa mga tao or para sa sarili ko o para sa pamilya ko. So, parang ginawa ko, pinilit ko na umiba ng landas. Umiba ako ng way para may masabi ko sa sarili ko na tama yung ginagawa mo. What was your like defining moment? Kailan yun talagang sabi mo, oh, you know what? Bagong buhay na ako. May time ba? Meron bang ganun? Meron may moment ba talaga ng scenario? Or oo, like what happened? Meron naman. May mga ganun eh. May nangyayari pa sa'yo bago mo ma-realize. Meron naman one time na talagang sobrang walang-wala ako, wala akong pera. Talagang
naiiyak na lang ako sa sarili ko na sino ba tutulong sa akin, ano yung magagawa ko. Like, so nagsikap ako, nag-overtime ako sa job kasi ayokong mawalan uli ng pera, ayokong mawalan like ng mga panggastos. Dahil naranasan ko na talaga na walang-wala. Walang-wala. Alam mo yung nice. Mapapaiyak ka na lang. Oo. Pero kahit ano, laban lang, di ba? Pag dumating ka dun sa point na naranasan mo talagang wala ka, parang dun mo mas lalong sige, no? Mas malakas yung parang concerted ba yan, parang rock bottom, Kasi ang hirap talagang ewan ko. Pero nung time na nagkaroon ka ng realization of you getting serious or like magpo-focus ka sa ano, marami, ano yung mga nag-give up mo? Unang-una, syempre, kaibigan. Oo. Kasi yun naman talaga lagi unang mawawala sa'yo dahil mawawalan ka ng time sa kanila. Yes. Diba? Hindi mo sila lagi magiging kasama, pero sana isipin ng mga kaibigan ko na kahit hindi ko sila nagiging kasama, kaibigan ko pa rin sila. Diba? Binubuo ko muna yung sarili ko bago yung ibang tao. Pero tropa pa rin tayo. So Lawrence, eh di ba married ka na? Of course. Di ba minsan yung nare-realize natin yung mga doon tayo nagmamature kapag nandun na tayo sa married life. Mm-hmm. So doon nakatulong talaga na you know, na mag-focus ka into being serious in life. Ano, how's your married life? Sa totoo lang, nakatulong talaga sa akin. Napakalaki. Kaya nagpapasalamat ako sa asawa ko. Wala siya dito ngayon, pero mahal niya yan. Oo naman, paano nakatulong sa akin? Kasi dati nag-iisa lang ako eh, diba? Lahat ng problema, inaako ko mag-isa. Ngayon nagkaasawa ako, dalawa na kami nagtutulungan. That's true. So, thankful talaga ako na naging asawa ko si Seth dahil napakaalaga, talagang support sa akin. Kahit nagbablog pa lang ako, siya yung number one na nagsusupport talaga sa akin. So, sa kanya ako kumukuha ng lakas. Tsaka si she's your inspiration sa business kasi she has her own, diba? Lakas din, no? Malakas talaga. Can you share kung anong ginagawa ni Seth? Ang unang-una diyan pag nag-business ka talaga, kailangan on hands mo eh, i-handle mo, di ba? Kasi pag hindi ka nagseryoso sa business or hindi mo pinupush yung goal mo sa isang bagay, hindi ka magiging successful. Yeah, that's true. Yes. So, ang ginagawa niya, ikwento ko yung ginagawa. May work na ba? May business na ba dito sa set na rin? Oo. Yung extension. Yung hair extension. Lakas ha? Uy, ang lakas no. Oh. Nakikita ko din yun sa Facebook. Hindi. Tsaga-tsaga lang. Sipag. Okay. Seeing you guys, the couple are working hard, diba? Ikaw, bumabanat ka ng mga, ng work. Nag-invest ka. And then, si Seth din, diba? Ganun, busy rin siya. Meron ba kayong goal kaya niyo ginagawa ito? Oo, may goal kami. Kasi, hindi naman, sa ngayon, hindi pa kami successful eh. Mm-mm. Pero lagi kong sinasabi kay Seth na, balang araw, sasangayon din sa atin yung mundo. Gusto ko yun. balang araw. Lawrence, is that you? Balang araw, yayaman din tayo. Balang araw magiging successful lang tayo. So kailangan talagang magtulungan tayong dalawa. Talagang kung magkakaroon tayo ng away, away lang, walang hiwala yan. Pero are you kaya niyo maginagawa lahat ng to kasi you guys are moving back to Philippines or you guys are staying here for good? For now hindi pa kami sigurado. Pero ang sinisigurado namin sa sarili namin na in the future meron kaming magandang buhay. So hindi pa namin masasabi na you know what I take from Lawrence, sobrang like yung vision niya for better life or like for a good future is diretso talaga. Yes. Talaga alam niya what he wants, this is what I really want to do because this is for us and this must happen.
That's good, Lawrence. Yeah, thank you. Diba? And it's really nice na nakausap natin na ganito si Lawrence. Oh. Kasi, diba? We have to party a lot. The last time ko nakasama si Lawrence dito, alas 4 kami ng umaga. Yeah. Diba kami tapos mag-inuman? Even set, diba? So, now it's different. Oh. Diba? So, wala eh. Talagang kailangan ko muna lumayo ng konti eh. Oh. Nakakatuwa pareho kayong business minded, no? Ay, oo. Yun yung importante, nang importante dun kasi pareho kayo ng mindset. So. Basta support nyo na yung isa't isa. How's, sorry, medyo mag-ano ako ng kondya. Finance together, who's handling it? You guys are managing it? Hap-hap kami. Ha? Hap-hap. Oo. Oh, okay. Hati kami sa lahat ng bagay. Halimbawa, may gusto akong ganitong bagay. Imbis na bayaran ko ng buo, sasabihin niya, baby, happy tayo. Like, you know, halimbawa may gusto siyang bag, pag may sobra ako, sige baby, hatihan kita para mabilhin natin yung bag mo. So, sa lahat ng bagay, give and take lang. Hindi naman kasi kahit mag-asawa kayo, hindi pwedeng siya lang laging gumagastos, ako lang laging gumagastos, di ba? At least sana magbigayan kayo, di ba? Are you still living the same? Lumipad na kami. Nandito na kami sa San Francisco. Ah, talaga? Oo. Nag-rent kami ng apartment. Tignan mo, hindi natin alam yun! When was this? No, November yata yun. Ah, talaga? Wow. Like, we're talking about the finance. Like, I do see also you do have investments. Mm-hmm. In the Philippines? Oo, meron. Kahit, sa wakas. Saan to? Puerto? Sa Puerto Galera. So, tell us, how did you have that calling, oh, you know what, I'm gonna get this property? Nung uuwi talaga kami sa Pilipinas, kasi bala ko talaga bumili kami ng property. Mm-hmm. So, nag-aanap talaga ako ng lupa. So, anong nangyari, nag-travel kami sa Puerto Galera para mamasyal, ganyan-ganyan. Tapos, doon sa isang lugar na sinakyan namin na kalabaw, sabi ko, kuya, nagbebenta ba kayo ng lupa dito? Ang ganda ng lupa niyo, ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, oo, yung lupa ko, binibenta ko. So, yung driver ng kalabaw, binentahan kami ng what? Ng it's lupa. Really for you. It's really for you. Alam mo, ang mas malupit pa, yung last name niya, magkatunog kami. Ang last name niya, Lainez. Ako, Lainez. Oo. Oh. So, parang calling ni Lord or so ba anting lot siya ano siya tourist spot. How big is it, like, ano, that may okay. 15,000 square hindi 1.5 hectare. Malaki. Yeah, malapit sa beach. Malapit, 30 minutes pero you said tourist spot, right? Yeah, tourist spot. So ano ba to, malapit sa poles, as in yung lupa na nakuha ko. Hindi pa eh. Masaya! Malapit siya sa beach? Oh, mga 30 minutes away. Kasi yun, nasa taas siya eh. Wala siya dun sa baba. Nakitaan mo na siya ng tourism potential doon? Hindi. Are you yourself witness a lot of tourists? Hindi. Ano talaga eh. Tourist spot talaga. So, halimbawa, pumunta ka ng Puerto Galera. Tapos, yung land tourist nila, yung land tourist nila, kasama dun sa ano, sa place na binili ko. Oh, wow. So, okay. Example, pumunta ka dito sa Tukuran. Tawag kasi dun sa Pulse na malapit dun sa nabili namin property, Tukuran Falls. So, Tukuran Falls. Yeah, example, pupunta ka ng Tukuran Falls, yung pinaka dead end na lupa bago ka pumunta sa Pulse. Ayun yung property na nabili ko. Hacienda Lanes. I know. Yeah. Ano ba Lanes? Lanes? Lasset. Lawrence, saka Seth, pinagsama namin. Sa ngayon, rest house lang muna. Napatayuan na ba? Hindi ba? Hindi pa, pero uuwi kasi kaming, I think ngayon, yun. So, papabakuran ko. Tapos, gagawa namin ng rest house muna. So, pakonti-konti. Hindi mo naman kasi pwedeng biglain na resort ka agad yung ilalagay mo yan, di ba? Rest house muna. Di ba? Mabigat yun. Mabigat. Pero parang, pag the way I see it, it works for him, na parang matanong mo lang yung isang mama, na mama, meron bang binibentang lupa? Sakto pa, sa lupa niya yung binibenta. Binibenta niya. So,
Sabi ko, sige kuya, after 1 week, babalik ako. Sabi ko, pag-usapan natin. So, yun. Yung 1 week na hinihintayin mo na yon, nade-decide ka na o pinag-iisipan mo lang talaga? Meron ka bang doubts? Hindi. Sabi ko, gusto ko talaga itong lupa. Kasi talagang, alam mo yung lahat naman tayo sa Pilipinas, yung iba sa atin nakatira sa Manila. So ako naman, gusto kong tumira sa province. Gusto kong maging province life yung buhay ko. Like, yung, why? Pa-chill-chill ka lang, di ba? Yung parang napakasimple lang ng buhay, hindi mo kailangan makihalo sa mga tao sa Manila na talaga napakagulo. But where are you really from Philippines ba? Taga Manila. Taga Manila. Gulong-gulo na sa Manila. So gusto ko naman na peaceful na life, happy life. Well, you know what? It looks like it's gonna work out for you. And then we can't wait to go to the Lasset. Yes! Magagawa yung resort, rest house namin. Pwede kayong bumisita dun. Thank you. Okay. Again, like and subscribe to our channels. Follow us on our social media platforms, Instagram, Facebook, Spotify, and YouTube. Until next week, for another fun talks with real people close to you. Thank you again. Good night. Good night.